Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo, araw ng ating Pong Jesus Nazareno, at ika-anim, Biyernes ng ika-anim na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Jesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakospusting ng mga chapels, groups at communities. Idaglag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, si San Pablo ay nagpahayag ng mabuting balita sa Corinto at Acaya at doon siya tinatanggap ng maraming tao. Ang mga nagagalit sa kanya na mga Hudyo ay sila pang naparusahan ni Galio. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, tayo pinalalahanan ng ating Panginoon na sandali lang na hindi siya makita, pero darating ang panahon na magkaroon ng kagalakan ang lahat ng mga apostol. Kagalakan na sa ang ating Panginoon ay magkaroon ng pagkabuhay muli. Tayo rin ay tinatawag na mamuhay sa kagalakan ng pananalig sa Panginoong nabuhay muli ang ating Pong Jesus Nazareno. Ngunit sa mga sandali dahil sa ating kahirapan sa buhay at dahil sa ating kahinaan at karupukan bilang tao, tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na loba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpahayag ng mabuting balita, pakundangan sa pinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita at para maging lubos ang pagkukup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo, sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y mangyari huwag na maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galyon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galyon, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sosthenes na tagapamahala ng sinagoga at binugbog sa lahat ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galyon. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos. Siya ay awitan, awitan ang hari. Siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganak, siya'y nahapis. Sapagkat dumarating ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makipagkita sa inyo at magumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni naman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa iyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Ang ating Panginoong Jesus na nabuhay muli ay aakyat na sa langit sa darating na linggo. At tayo ay mabigyan na ng pagkakataon at pag-asa na may luklukan tayo sa kalangitan. Makapunta sa langit. Sinong gustong pupunta sa langit, pumalakpak ng malakas? O gusto natin ang langit, masaya tayo, hindi magalak tayo. Pero yan ay binayaran ng ating Panginoon. Ang kanyang pagbayad ay dinaan sa napakahirap na paraan. Pero kanya pong binayaran sapagkat mahal tayo ng ating pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating pong Jesus Nazareno na tayo'y tinabos, magkaroon tayo ng buhay na kasiyasya sa kalangitan. Masaya, magalak. Yun po ang tema sa araw ngayon. Sa salitang Hebreo, ang kagalakan, shemka. Pero ang atin pong ebanghelyo ngayon na kasulat sa Poinoko na Grigo sa orihinal, hindi po nakasulat sa Latin, hindi po nakasulat sa English, sa orihinal, sa Poinoko na Grigo, kara. Kara, ibig sabihin, kagalakan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at manahati, ngunit magagalak ang salimutan. Matigib kayo ng kalungkutan, subalit magiging kagalakan. Napakaganda po ang pagkasulat niyan sa ating ebanghelyo. Lipahimon is karan ginisitay. Magiging kagalakan. Kaya maganda rin ang pagkasalin ito sa kasunod kasi ng Koine Grigo ay Latina Vulgata. Tristitia Bistra vertitor in gaudium. Sa atin pong salita, magiging kagalakan. Sa atin kasing salita, mayroon pong kasiyahan at mayroong kagalakan. Akala natin kaparehas yan, pero hindi po. Pagsabihin kasiyahan, ito po ay pangkalahatan. Pagsabihin kasing kagalakan, ito ay mayroong espiritual na kahulugan. Kaya yun po ang ginagamit sa ating ebanghelyo. Yung karanasan ni San Pablo sa ating unang pagbasa, ating unang pakinggan sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 18, versos 6-18, na siya ay pinagtangkaan ng mga Hudyo na pahirapan, isinumbong kay Galyon, pero walang silbi ang kanilang paratang. Kaya nagkaroon ng kagalakan
si San Pablo at ang mga apostol na nagpahayag ng ebanghelyo kasi sinabi ng Panginoong Hesus na huwag sila matakot si San Pablo sa ipagpatuloy niya ang pagpapahayag ng ebanghelyo dahil marami ang mananalig sa lugar na iyon. At dito matupad ang sinasabi sa Salmo 46 na ang hari ng sangkalupaan na ang Diyos ay makapangirihan siya ang magdala ng tunay na tuwa. Tuwa, ito rin ay sa salitang Hebreo, Shemka. At ito yung pinakatima natin. Pero ano ba ang kagalakan sa buhay natin? Kuminsan, pupunta kayo sa palengke. Makita nyo lang ang presyo ng mga bilihin. Malungkot na. Kuminsan, pagdating ng sweldo, ganito lang kalaki, may mga minus pa. Medyo malungkot. O dili kaya, pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya, mayroong kalungkutan. Pero, alam niyo ba, na sa kabila ng lahat ng mga dinaranas natin, ng mga kalungkutan, masaya pa rin tayo. At kung kasiyahan natin ay sa ibang antas na espiritual, ito ay kagalakan. Doon sa Biblia, ang salitang kagalakan ay 130 times. 430 na beses na ulit na importante pala ang salita ng kagalakan. Dahil ang tunay na kagalakan ay ang manatili sa Diyos. Kaya nga ang ating mga pagbasa ngayon ay magsabi sa atin, hindi po ang kagalakan sa mundo ang tunay. Ang kagalakan sa mundo ay pike. Yung iba, maglalasing. Kala nila, masaya na sila. Pagkatapos, hindi rin. Yung iba, nagdudruga. Pagkatapos, sira ulo, makulong pa. Yung iba, kung ano naman ginagawa para sa mga panandalian na kaligayahan sa mundo, pero hindi tunay. Kaya kapag tingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, ito yung nagtuturo sa atin. Una sa lahat, na ang kagalakan ay mahalaga. Sapagkat ayon pa sa sulat ng Pablo sa Galacia, Kapitulo 5, Versículo 32, isa sa mga bunga na mahalaga pagkatapos ng pag-ibig na bunga na adala ng Espiritu Santo ay ang kagalakan. Pero, hindi po ito mabigay sa mundo. Ang maibigay sa mundo ay temporaryo lang na kasiyahan. Panandalian lang. Walang forever na kasiyahan. Yung mga Hudyo na mga lider, kala nila, masaya na sila dahil kanilang pinapatay ang Panginoong Hesus na sinyo. Hindi, nabuhay muli ang Panginoon. Kaya, hindi forever ang kanilang mga kagalakan. Ang mga taong nag-iisip ng kasamaan sa lang kapwa, hindi yan forever ang kanilang kagalakan. Dahil panandalian lang. Ang tunay na magbigay ng kagalakan ay walang iba kundi ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ay magbigay ng permanente na kagalakan. Tunay na kagalakan. Tunay na magkaroon ng pagkalubos, puspusan na kagalakan kapag tayo'y naugnay sa ating Poong Hesus Nazareno. Kaya ngayong panahon ng Pasko, ng pagkabuhay muli ng Panginoon, tunay nga na hindi mapunta sa iba ang kagalakan. Yun ang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, Versículo 22, sapagkat ang kagalakan na hatid ng ating Panginoon ay ang kaligtasan para sa ating lahat na hindi po madali, sapagkat ayon pa sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 2, Versículo 10, dumaan sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang ating Panginoon, siya ang daan ng tunay na kagalakan sa buhay, sapagkat siya ay nagpakasakit at tinanggap niya ang kasalanan nating lahat at tayo naligtas. Parang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 5, Versículo 21. At dahil dito, ang ating daan tungo sa
kagalakan na walang hanggan ay sa pamagitan ng ating Panginoon. Pero dadaan ito sa kalungkutan. Kalungkutan sapagkat makikita rin natin na bayupay sa krus, na ipako sa krus, namatay sa krus ang ating Panginoon. Kuminsan sa buhay natin, meron rin tayong krus, di ba? Pero dapat tanggapin natin ang krus ng buhay, tanggapin natin ang mga pagsubok sa buhay. Ano man ang kalalim, ang pinagdaanan, kabigat ang pinagdaanan sa buhay natin, ito rin ay siyang magbigay sa atin ng pagtamasa sa tunay na kagalakan na ating matamo kapag ka naresolba, kapag ka naigpawa natin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay at nagkaroon tayo ng kagalakan. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, ang Panginoong Diyos ay siyang tunay na magbigay sa atin ng kagalakan. Si Santa Teresita de Avila o Santa Teresa de Jesus de Avila, sinasabi niya, banggitin ko muna sa orihinal na pagkasulat ni Santa Teresa de Avila. Nada ti torbi, nada ti spanti, todo is pasa. Dios no si muda, la paciencia todo la alcanza. Quien a Dios tiene, nada li falta, solo Dios basta. Isalit ko sa ating salita. Maganda po yung Espanyol ni Santa Teresa de Avila. Sabi niya, huwag kayong mag-aalinlangan at mabalisa. Wala namang makatakot sa inyo. Lahat ay lumilipas lang. Kung nasa Diyos tayo, lahat ay pwede. Kung tayo may pasensya, makarating tayo sa ating paruroonan. At kung sino mang mayroong Diyos, hindi magkukulang. Sapat na ang Diyos. Pagisabi sa katabi mo, sapat na ang Diyos. Sapat na ang Diyos, magalak tayo sapagkat kung mayroong Diyos tayo sa ating mga puso, ang tunay na kagalakan ay suma sa atin. Kaya sapat na ang Diyos sa buhay. Dapat Diyos ang siyang mamuno. Dapat ang Diyos ang siyang pumapanginoon. Dapat ang Diyos ang pumupuno. Dapat ang Diyos ang siyang magbigay ng kabuluhan na ating buhay upang ang buhay natin ay magalak at kagalakang walang hanggan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inaasam natin ang hinihintay ng nakagalakan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya, atin pong itutugon, puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan
na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu na pagtiisa ng mga paghihirap sa buhay na ito nang may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsusubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Kahit tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naman kapanintunay, marapat ni kay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na rumbos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kay kaysa na manghelsi siya awit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siya kadakilaan. Oh.
ko ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan yung Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga patid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa niripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang isanusin. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Galing namin kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan na roon. Iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. At ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Magkakaroon din po na academic discount sa mga mag-aaral sa kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari po mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page, o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsusubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagkasakit na sagipin ng anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno, iyong mga naugnay, sa pangitan ng live streaming sa ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo sa Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang pagpapala ng Diyos ay laging sumainyo. Kagalakan. Ang kagalakang tunay ay wala sa ibang bagay. Nasa Diyos lang. Diyos lang ang sapat, siya lang ang magbigay ng tunay na kagalakan. Ngayon na po, ang pagbabasbas, mangyari po lamang itaas bagya, ang mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaigmasan ang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kahilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalan ng pangako ng sabinyag na ikaw kailang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno.